sa susunod na mga oras, may bago nang itatanghal na mamamahala sa gobyerno ng Estados Unidos. Posibleng comeback ng isang re-electionist o ang makasaysayang pag-upo ng isang babaeng lider. Pula, asul at puti. Napaligiran ang mga kulay na ito at napuno ng mga bisita ang Grand Ballroom ng Fairmont Hotel Makati para yan sa US Elections Watch Party na binuo ng US Embassy. Inaabangan sa araw na ito kung sino ang magwawagi sa pagitan ni US Vice President at Democratic Party nominee Kamala Harris at Presidential Re-electionist Hopeful at Republicans Party nominee Donald Trump. Ayon sa isang Filipino-American citizen na nakausap natin online, hati ang opinyon ng ibang kababayan niya kung sino ang kanilang manok sa sabong na ito. Abang sinusuportahan ng iba ang liberal na pananaw ni Kamala Harris, may iba namang nakita ang kanilang mga prinsipyo na naka-align kay Donald Trump na sinasabing posibleng magwagi. Ako personally, hindi ko pa matik ng idea na pababalikin siya sa, sa White House maging presidente. Para nung mga nangyari lang sa Pilipinas, may tao mura ng mura, magsasabi papatayin niya ng mga tao, tapos i-elect mo pa rin. Pero at the end of the day daw, dapat ay makita ng US government ang kahalagahan sa pakikinig sa lahat ng residente at sektor nito, lalo na ang mga immigrants, tulad ng mga Pinoy sa Estados Unidos na umaabot sa lagpas 4 milyon ang bilang at kanilang perspektibo at sentimiento. Hindi pwedeng nagfo-focus ka lang sa isang grupo. Dapat talaga, lahat ng stakeholders, pakinggan mo. Then from there, makabuo ng consensus para ang bawat isa hindi nung parang nagkakanya-kanyang kilos. Pakinggan talaga ng gobyerno ang bawat isa. Mainit man daw sa buong Estados Unidos ang laban ng ito, lalo na sa mga US citizens by blood o migration, ang sigurado ayon sa US Embassy. Patuloy pa rin daw na paiigtingin ang relasyon ng US at mga karatig bansa, sino man kina Harris o Trump ang manalo. So I'm highly confident that whoever wins the presidential election, U.S. relations are on very strong footing. Kung sino man ang manunungkulan ang tanging hibik ng mga Pinoy sa U.S., ang mas lalong pag-unlad at seguridad ng lahat ng taong naninirahan dito. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang halalan sa Estados Unidos kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Mary Mon, ano na ba ang latest sa bilangan ng electoral votes? Pops J, so 5 o'clock p.m. sa pagmamonitor din natin, actually medyo nakikita na natin yung resulta nito dahil si Donald Trump ng Republican Party, 267 na yung electoral votes niya. Lamang na siya dito kay Harris na meron sa kanya 224 electoral votes. To contextualize, kasi kailangan 270 out of 538 electoral votes yung pinag-aawayan o pinag-aagawan itong dalawang major candidates. And so far, tatlo na lang yung hinihintay natin na electoral votes para mas makita na ng malinaw kung sino ang nagwagi sa kanilang dalawa. Pops J. Meron, para sa kaalaman ng mga Pinoy, kapag ganyan na ang bilang, leaning na ba talaga? Ito na si Trump ang mananalo. As history says kasi, Pops J, pag nakita mo nang may tumungtong na ng 270, ito na yung pinaka nagiging resulta. Pero ang parang last string of hope dito ay yung sinasabing pag-flip. Halimbawa, meron isang estado na pabor. Example natin ito, kunwari kay Donald Trump. Chances are, pag kunwari, na-finalize pa yung pagbibilang ng mga boto, pwede bumaliktad daw ito in terms of yung majority. So yung electoral vote ng state na yun, mapupunta kay Kamala Harris. Pero so far nga, tatlong estado na lang hinihintay natin para makitang quote-unquote nagwawagi na itong si Donald Trump. Pops J. Mary Mon, sa watch party kanina, ano ang napansin mo? Literal ba talagang yung mga dumalo ay nagpakita kung kay Trump o kay Harris sila? Nako, Pops J, napakarami nga ng bisita kanina, mga political enthusiasts, even mga estudyante nandoon, plus other diplomats. Pero sa pagtatanong natin, naging maingat sila sa pagbabanggit kung ano man yung magiging affiliation nila dito sa dalawang kandidato or dun sa party list na nire-representa nila. Kasi nga, yung naging purpose ng araw na ito, yung watch party, ay para magkaroon ng pagkakataon na matuto ang mga guests kung paano nga ba nag-work yung election, yung voting system, at saka kumbaga in general dito sa Amerika. Kasi malayo-malayo yung pagkakaiba nito sa atin dito sa Pilipinas, Pops J. Mary Mon, ano ang kaibahan ng eleksyong ito sa harapang Biden-Trump noon? Aling mga state ang nakuha noon ni Biden na Trump ngayon? Si Joe Biden kasi last time, yung Georgia at Pennsylvania, nakuha niya to in sweep. Pero yun yung nakikita ngayon ng mga analysts and sa naging obserbasyon din natin, parang may pagbabalik loob na nangyayari. Dahil itong dalawang state na to, ito kasi yung mga sinasabi rin ng mga battleground states, kumbaga malalaki yung token nito pagdating sa electoral votes, napunta ito ngayon kay Donald Trump.
Nakuha man ni Kamala Harris ang California, which has about 54 electoral college votes, medyo nakuha pa rin ni Donald Trump yung majority ng ibang mga estado. So dito nakita ngayon yung pagbabalik loob ng mga botante kay Donald Trump. Patrick. Merrimon, ano kaya ang nakikitang rason bakit nangunguna ngayon si Trump? Eh, nung nagdaang eleksyon, ang kaalyado ni Harris na si US President Joe Biden ay tinambakan si Trump. Yes, Pops J. Actually, isa pa nga dito sa mga nakikita rin is parang yung female voting population sa Amerika, mas leaning daw ito kay Kamala Harris, whereas in the opposite way naman, yung mga kalalakihan kay Donald Trump. Pero isa sa parang nakakapukaw ng kanila atensya at sentimiento ay yung usapin ng security versus immigration or immigrants. Dahil itong si Donald Trump, sinasabi niya kung sakaling siya ay mananalo, ipapadeport niya raw ang mga immigrants, especially yung mga undocumented na migrants, yung mga wala silang official na papeles na nagpapakita or nagpapatunay na meron silang pribilehiyo sa Amerika na manatili. So pwedeng ito yung isa sa pinaguhugutan, kaya bumoboto sila ngayon pabor kay Donald Trump. O kaya naman ay nagkaroon kasi ng shifting pagdating sa Democratic Party na presidential nominee. 3 months before kasi or 3 months into the election, US presidential election, nag-backout kasi si Joe Biden dahil sinasabi nga meron daw growing sentiment na sinasabing frail siya at mahina at destined daw siya na matalo dito kay Donald Trump ngayong November. So nag-backout siya, ang pinalit ngayon si Kamala Harris. So possible na nagkaroon ng shifting pagdating sa political choices sa Amerika. Merrimon, kailan ang opisyal na idedeklara ang panalo sa US election? Naka Pops J, ngayon kasi magto-270 na itong si Donald Trump. So chances are anytime soon matatapos na ang pagbibilang. Ngayon kasi magmamadaling araw pa lang sa iba't ibang estado sa Amerika. Pero ang nabanggit ng by history itself, after ilang hours lang, matatapos na ang pagbibilang nito. Pero minsan kasi umaabot ito ng ilang araw dahil meron pang humahabol na pagbibilang. Pero so far ngayon, since meron ng lalapit sa 270 na electoral votes, meron ng maitatanghal na nanalong presidential candidate, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.